nagbabasa ng mga iba pa bukod sa mga relihiyosong libro. Huwag ka nga makikinig dyan sa tukayo mo na nagdudulong-tulungan. Hindi tayo ganong uri ng babae. Kaya Lord ha, tulungan mo ko. I-lead mo ko sa tamang daan. Laylo mo na, baka imbis na makaalis ako dito, garote ang bagsak ko dahil sa bidabid ang bibig ko. Nagkakilala na ba tayo? Pamilya rin ngayon. Hindi pa ho. Estas sigura? Opo, padre. Eh, hindi po ko taga dito. Sabi mo, laylo muna, di ba? Lalo na, gawa ng surpresang awit-hatin ng mga batang nagtitinda ng kandila. Sana nga inaron kayo nang marinig nyo ang kanilang malanghel. Oo. Kailangan ko na nga maglaylo. Ako po yung ninalapitan ng gulo. Ano ka mo? Banyo. Kailangan ko magbanyo. O sige, ipapaalam ko na lang sa senyora. Sige, salamat. Senyora, si sumama po ang tiyan ni Clay. Ako ay nagsadya rito upang anyayahan si Maria Clara sa gubat bukas. Ang aking kasinta ng aking magiging katuwang na magiging punong abala sa salo-salo. Sa gubat? Bakit naman kayo pupunta doon? Nais ko lang sanang bisitahin ang lupain ng aking ama. Kaya tinimbitahan ko ang aking mga malalapit na kaibigan, pati na rin ang mga magiging parokyano sa amin. Hindi ba't may misa kayo bukas, padre? Tama, senyorita. Bueno, salamat sa imbitasyon. Susubukan ko sumunod pagkatapos. Kung gayon ay ipagdarasal namin na sana'y makarating kayo sa aming munting salo-salo. Gracias. Muchas gracias sa masarap na pananghalian. Tayo na po. Vamos. Iba talaga siya. Ngayon pa lamang ay marami na akong mga naiisip mula sa mga samahanda, sa mga awitan, sa mga palaro. At maaari mo rin tanungin si Binibining Clay tungkol sa mga ideya. Tiyak kong marami siyang may tutulong sa iyo. Kung magiging mabuti ang kanyang kalagayan, para makasama siya bukas. Hindi ba't meron siyang bigla ang iniintang sakit? Tiyak kong mahihigitan ng kanyang lakas ng loob at talino kung ano man ang kasalukuyan niyang binaranda. Ginawa pa niyang punong abala ang aking klarita sa makamundo niyang salo-salo sa gubat. Kung alam lang nila na nandito ka na, Padre, malamang naimbitahan rin kayo. De hecho, me han invitado. Ngunit ako'y magiging abala sa mga gawain ng simbahan. Kailangan pa rin ng reverensya roon. Kung hindi lang ganito ang kalagayan ko, ako mismo ang pupunta roon. Isipin mo na lang. Sino ang magiging sugo ng Diyos sa salo-salong yun ni Crisostomo? Dime. A ver. Está seguro, padre?
Ngunit ayoko naman maramdaman ninyo na tinatangkilig ko ang mga hangarin ng anak ni Don Rafael. Gusto ko pa rin bantayan mo si Maria Clara. Dahil baka hindi lang ang puso niya linalaso ng lalaking yun kung di ang kanyang isipan. Si Salokiri, Padre. Oo eh. Humila bigla yung dyan ko. Pero ayos na ako ngayon. Ay, babasita. Sigurado ka ba? Dahil kung may sakit ka eh, maaaring dito ka na lamang magpahinga sa bahay. Hindi naman kita pipiliting sumama sa amin ni Crisostomo sa aming salo-salo sa lawa at gubat. Lawa? May swimming park. Lalamoy habang nagkakasiyahan? Bakit hindi ka marunong lumangoy? O takot ka sa tubig? Hindi naman. Marunong naman akong lumangoy kahit papano. Mabilis lang ako mahilo sa bangka. Sayang naman. Mangingisda sana tayo. At mamamangka papunta doon sa gubat kung saan ang salo-salo. Kung gayon na hindi ka makakasama at baka mahilo ka pa. Parang ayaw mo naman talaga akong isami. Makakaabala na naman ba ako? Ay, hindi. Nag-aalala lamang ako sa'yo at sa iyong kalagayan. Bakit ko naman hindi gugustuhin na naandun ka? Inaasahan ni Crisostomo ang kahangahangang kaibigan ng babae. Nakakatulad niya ay matalino, matatas, maraming abilidad. Kumpara sa karaniwang babae. Di naman masyado. Ay, umiiwas lang ako sa mga ganap. Alam mo na, magagalit na naman yung isang kababaihan ng bayang ito. Tsaka, sa totoo lang, sa lahat ng tao dito, ayokong mabigo o mapahiya ko na naman kayo ni Sir Ibarra. Anong lalo ka na? Ikaw, na kumukup-kup at nagtitiis sa akin ngayon. Kaya so, patawad. Alam ko, minsan matigas talaga yung ulo ko. Pero nakikita ko naman ang sinusubukan mo kong intindihin. Sadyang nahihirapan ka lang talaga kasi nga kakaiba ako dito sa panahon. Sa lugar niyo. Sige na nga, sumama ka na. Kailanganin namin ni Crisostomo ng tulong dahil siya ang aking katuwang sa pagiging punong abala sa pagtitipon. Eh, mabilis nga akong mahilo sa bangka. Iniisip ko kasi yung mga bisita eh. Yung mga kaibigan mo. Imbitado rin ba si Kapitan Basilio? Ayos lang ba sa kanya na may kasama kang mangkukulan? Aaminin ko na natatakot pa rin ako sa mga pwede mong ikilos. Pero mas mapapanatag ako na naandun ka. Kung kailangan ko lang na ipaliwanag sa kanila ang iyong galing at ang iyong kabutihan na nakikita sa iyo ni Crisostomo,
ay gagawin ko. Para hindi ka husgahan ng mga tao. Salamat. Sige na, sige na. Hanapin ko yung balanse ko sa bangka para di ako mahilo. At pangako, magpapakatino ako bukas. Sa muli nating pagkikita, bukas. Big deal sa kanila yung mangyayari bukas. Nasa nobela din ba ang mangyayari sa lawa at gubat? Naibalita ko na po ito sa kura at inutos niyang ipaalam ko rin sa inyo. May pag-ugnayan na rin po ako sa kartel tungkol sa paglalapastangan na ginawa sa inyo, Padre. Anong nakalap mo? Tinutugis na ba ang tulisan na yun? Wari po nila na ang lalaking sumalakay sa inyo ay siya ring nagtulak sa alferes sa putikan noong Setyembre, Padre. Kibarbaridad! Batid po nila na maaari itong isang dayo sa ating bayan. Isang lalaki na ilang buwan pa lamang nakakarating sa ating bayan. At may reputasyon po itong nananakit ng mga pare, mayayaman at mga otoridade sa mga karating bayan. Napag-alaman na ba kung ano ang pangalan ng banditong yan? Ang pangalan po ng lalaki ay Elias. Sinabi ng aking katukayo, may hiluhin nga siya. Mabuti nga, tinaalalayan siya ni Fidel. Bakit ngayon lamang kita nakita rito, Ginoo? Ikaw pa rin pala? May tuturo ka ba sa akin? Buhaya! Senyor! Senyor, anong gagawin mo? Amigo! Amigo! Bisasa mo! Bisasa mo! Bisasa mo!
balitaan ko ang nangyayari. Sal namin na sana'y makarating kayo sa aming hindi salusal. Sumama ka na. Kakailanganin namin ni Crisostomo ng tulong dahil siya ang aking katuwang sa pagiging punong abala sa pagtitipon. Mabilis nga akong mahilo sa bangka. Iniisip ko kasi yung mga bisita eh. Kung kailangan ko lang na ipaliwanag sa kanila at ang iyong kabutihan na nakikita sa'yo ni Crisostomo, ay gagawin ko para hindi kausgahan ng mga tao. Naibalita ko na po ito sa kura. May pag-ugnayan na rin po ako sa kartel tungkol sa paglalapastangan na ginawa sa inyo, Padre. Wari po nila na ang lalaking sumalakay sa inyo ay siya ring nagtulak sa Alferez sa Putikan noong Setyembre, Padre. At may reputasyon po itong nananakit ng mga pare, mayayaman at mga otoridade sa mga karating bayan. Napag-alaman na ba kung ano ang pangalan ng bandito niyan? Ang pangalan po ng lalaki ay Elias. Crisostomo, marami pa akong inihanda para sa pagtitipon, sa baklad at sa kupat. Sigurado ako na kaibigan mo at ng mga kaibigan natin mga parokyano ang iyong eskwela. Karan, ibibigay ko ang lahat. Makasama lang siyang muli. Kahit sa huling pagkakataon. Sana sa muli mong pagbalik dito ay kahit papaano ay mapawi ang iyong pangungulila sa iyong ama. Entra. Padre, hindi na po nakapagpaalam ang kura. Patungo na po siya sa salo-salo ni Senyor Ibarra sa gubat. Ngayon yan. Eh, yung isa pang iniuutos ko sa'yo. Ah, ito po. Narito po ang gurong pinapahanap niya sa akin. Iha, pagbigyan mo na si Kapitan. Vamos. Ngunit, pagiging punong abala lamang ho ang aking napaghandaan, Senyor. Sige na, amiga. Bigyan mo na kami. Ay, usap Maria. Ay, por favor. Bueno. Salamat naman. Por favor, hija. Kung iyon ang makakatulong para inyong bigyang suporta ang eskwelahan ni Crisostomo. Senyorita, taikuhay. Vamos. Sige, por favor, Clarita. Ngunit, malungkot ang awitin na aking naiisip. Es triste. Por favor, hija. Bueno. Sabayan natin ang gitara. Thank you.
Nasimulan na ba ang sinain? Mami, ay makahuli na sila ng isda, ha? Kaya ba tayo nandito? Bakit wala pa rin nahuhuling isda? Hindi rin ho namin alam. Nako, eh papano ang gagawin namin ni Anding? Hindi kami makapagsisigang, anong kakainin natin? Anong mangyayari ito sa piloto? Ang sundang. Kakailangan ninyo ang sundang. Risasamo! Saan ka pupunta? Amigo, amigo! Risasamo! Saan ka pupunta? Risasamo! Risasamo! Siyento ngunit ang batas sa batas. Ang hindi pagbabayad ng buwis sa isang krimen. Huliin na mga yan. May tingin pa akong pupuntahan. Si senyor! Dr. Adler! Vamos, hombre! Siyento. Hangga! Huwag ka mag-alala, Maria. Tutulong lamang siya. Santa Maria, ano bang nangyayari? Nasasta mo! Maria, kuminaw ka. Maria, kalmate iya. Kala po namin na makakabuti ang pagsadya ni Senyor Ibarra. Ngunit kami po ay nagkamali. Ipunin niyo po yung mga magulang niyan at daglian yung papuntahin dito sa simbahan. Senyorita, may naisip po akong gawin para mailigtas siya. Pero ayoko magalit ka sa akin. Gawin mo na kung ano ang nararapat ako na mismo. Maria! Labas ka na! Labas ang iyong ginagawa! Pinibining, Clay. Sa kanaon na ang pagkakataon ay napahamas. Isa kang babaeng karapat-dapat hangarin.